Ang gabi, Mayores Camorena. Sana mabasa niyo po ang heart story ko. And please hide my identity. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Riri, 27 years old. At may live-in partner na 57 years old. May tatlong anak na yung live-in partner ko. Pero hindi na sila nagsasama ng asawa niya. Maganda ako at laging nakikipag-compete sa mga beauty pageant nung high school at college ako. And I just want to share my story. Alam kong maraming legal wife ang magagalit sa akin at ang maiinis sa akin. Year 2018, sinubukan kong mag-apply ng trabaho sa Manila. At sa dinami-rami ng mga aplikante, isa ko sa mga napili. Siguro dahil sa angkin kong kagandahan at mahinhin. Probinsyan na kasi ako, Mayores Camorena. Kaya dalagang Pilipina kong titignan. Doon kami nagkakilala ng live-in partner ko. Siguro nabighani siya sa taglay kong kagandahan at pagiging tahimik. Tahimik na nasa loob ang kulo. May boyfriend ako that time at matagal na rin kami. Kaso pansin ko, parang wala siyang pangarap sa buhay, kundi puro pa motor rides lang. Mabait naman siya at malambing. Ang kaso, hindi ako makakaahon sa kahirapan sa pagiging mabait lang niya at mapagmahal. Hanggang sa tinawagan ako ni Chief Admin, yung live-in partner ko ngayon. Ini-inform niya ako na may interview nga ako sa ganitong araw. Pero dahil sa mahirap lang kami at wala akong pamasahe, sinabi ko na tina-turn down ko yung trabaho. Hindi kasi ako makakapunta. Wala akong pamasahe. Pero nag-offer siya na padalhan ako ng pamasahe para makabiyahe mula Pangasinan hanggang Manila. Dalawa lang kaming magkapatid. Panganay ako. Ang papa ko naman, security guard. At housewife naman si mama. Sa madaling salita, natanggap ako sa trabaho nang walang kahirap-hirap. Alam kong nabighani si Chief Admin sa akin at alam ko naman na pamilyado siyang tao. Pero later on, nalaman ko na babaero pala siya. Naging kami ni Chief Admin kahit kami pa ng boyfriend ko. Inago namin ang aming relasyon dahil bawal sa opisina. Pinagsabay ko sila nang hindi alam ng boyfriend ko. Hanggang sa nakipag-break na ako sa boyfriend ko. Nabalitaan ko na lang na yung ex-boyfriend ko naging licensed engineer na. Pero di ko pinagsisihan yun dahil mas mapapakinabangan ko si Chief Admin. Galante kasi siya sa akin at marami siyang properties at nagkakalabuan na rin sila ng wife niya dahil nga sa pagiging babaero niya. So this is my time to shine. Pinag-aral din ako ni Chief Admin ng master's degree. That was pandemic time. Year 2020. Nagsama na kami sa bahay na pinagawa niya sa May Cavite. Libre ang pagtira ko sa bahay niya. At ang sweldo ko, pinapadala ko naman sa pamilya ko sa Pangasinan para may pangtustos sila sa araw-araw. Nga pala, Mayora, nung nalipat ang trabaho si Chief Admin, may nakilala akong bagong lipat sa office namin. Lalaki, pamilyado na rin at may tatlong anak. Inakit ko yun dahil ang gwapo naman talaga. At mas bata kaysa sa kinakasama ko. Hindi nagtagal, Mayora, at nahuli kami ng kinakasama ko. Pero ang ginawa ko, binaligtad ko siya at sinabi kong siya ang nang-akit sa akin.
niloko ako. Hindi ko kaya nga mawala si Chief Admin sa akin. Dahil kailangan ko siya. Financially. Pinaniwalaan naman niya ako. At naging masama tuloy sa paningin ng lahat yung nakarelasyon kong ka-opisina ko. Pagkatapos noon, meron ulit bagong lipat sa opisina namin. Inakit ko rin. Katulad ng ginawa ko kay Chief Admin, pinagsabay ko rin sila. Pero sa una, hindi ko sinabi na may live-in partner ako. Lagi kong sinasabi sa kanila, umuuwi ako sa tiyahin ko sa Cavite. Ang alam din sa opisina namin ay wala akong boyfriend. Sa pakiramdam ko, masarap pala kapag pinagsasabay-sabay ang mga lalaki. Napakababaero din kasi ng live-in partner ko at ilang beses ko na rin nahuli. May time pa nga Mayora Iscamo rin na nagsuggest siya. I'm very, very sorry sa mga nakikinig pero medyo SPG ito. Nagsuggest siya na kumuha kami ng bayarang babae at subukan namin na tatlo kaming magsisiping ng gabing iyon. Hindi ako pumayag. Karma na rin siguro dahil ilang lalaki na rin ang pinagsasabay ko sa kanya. Marami na rin akong naka one night stand na lalaki. Yung walang label. Yung walang ibang nakakaalam. Pero kahit ganun, ako pa rin ang pinaniniwalaan niya. At sa 6 na taon naming magkarelasyon, 4 years na kami mag-live-in partners, marami kaming adventures nung magkasama pa kami sa opisina noon. Pumapasok ako sa opisina niya kapag walang tao. Madalas sa kwarto niya at sa loob ng sasakyan niya. Mayora Iscamo rin. Ganyan ko rin inakit ang mga naging lalaki ko sa opisina namin. Ako mismo ang pumapasok sa kwarto nila kapag alam kong walang tao. Sumasabay ako sa kanila pa uwi sa sasakyan nila at kusa kong naghuhubad. Sino bang lalaki ang tatanggi sa akin, di ba? Magaling lang akong magkunwari na manhin. Kaya ako ang pinaniniwalaan nila na biktima. Wala palang kaalam-alam ang pamilya ko sa Pangasinan sa pinaggagawa ko. Alam nila, napakatino ko at lagi pa ako piniflex ni Mama sa Facebook. Lalo na nagkaroon ako ng award bilang ulirang empleyado. Ilan-ilan sa opisina na nakakaamoy sa gawain ko. Pero tikom lang din ang bibig nila. Dahil hindi naman nila ikayayaman ang pagiging chismosa nila. Alam kong mali ang ginagawa ko. Pero gusto ko to. Alam ko rin na darating ang time na makakarma ako. Pero sa ngayon, nag-e-enjoy pa ako. At para sa ex-boyfriend ko, na engineer ngayon, makakahanap ka rin ng matinong babae. Yung hindi mukhang pera. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging kabit. Lalo na at annulled at paannul na rin ang kasal ng live-in partner ko sa asawa. Na-close ko rin pala ang mga anak ng live-in partner ko. Halos kaedad ko lang din yung panganay na anak niya. Pinangakuan naman ako na live-in partner ko na papakasalan niya ako kapag annulled na sila. Pero minsan, nakukonsensya na ako kasi paniwalang paniwala siya na ako ang kinakawawa ng mga lalaking nahuli niya na nakarelasyon ko. Pero andito na ako sa sitwasyon na no turning back na. Minsan, nahuli na rin ako ng misis ng isa sa mga lalaki ko, pero dead man na lang ako. Ako naman ang pinaniniwalaan ng live-in partner ko, kaya kahit anong message niya at sumbong sa live-in partner ko, walang dating sa kanya. Kulang na nga lang, sambahin ako ng live-in partner ko. Mayora Iscamo rin. Sa kabila ng lahat na ginagawa ko ngayon, nagdarasal pa rin ako na sana
Magamot ko ang sakit ko na mahilig sa lalaki. Natatakot din kasi ako na baka dumating yung time na mabuntis ako. At hindi ko alam kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ko. Ano ba ang mainam na gamot sa pagiging makati? Ano ba ang lunas sa pagiging malandi? Hanggang sa muli, Mayores Camorena. Itago niyo lang ako sa pangalang Riri. At hanggang dito na lang ang aking heart story. Ako ito, ang kabit na nangangabit pa. Ang masasabi ko kay Riri. Riri, ikaw lang din ang makakapigil sa sarili mo. At ikaw lang din ang makakakita ng lunas sa sakit na meron kang ngayon. Seek professional help kasi kailangan mo yun. At pangalawa dyan, Riri, ang kailangan mo lang gawin is self-control. Kasi Riri, ang ginagawa mo, makakita ka lang ng lalaking rumaragasa. Eh talaga namang binibigang kang mo ang sarili mo. Alam mo yun, Riri, na there are other ways para i-fulfill yung gusto ng katawan mo. But not, or hindi kasama sa mga ways na yun, pumatol ka sa mga lalaking may asawa. Makisama sa mga lalaking may asawa. At pagkatapos nun, feeling victim ka. I don't judge, Riri, kung masyado kang wild na babae. Kung mahilig ka pumarty, mahilig ka makipag-friends, makipag-date, it's okay, it's normal sa age mo. Pero dapat piliin mo rin yung mga taong sasamahan mo. Kasi if you want to have fun, Riri, doon ka sa taong gusto rin ng fun. Doon ka sa taong walang label lang kagustuhan. Doon ka sa taong wala kang masasaktan, maaapakan at maaargabyado. Doon ka sa taong wala ring sabit, katulad mo. So, if anything goes wrong, wala ka ibang-ibang sisisihin kundi sarili nyo. At walang magpapaka-victim sa inyo. But Riri, if we are going on the right path, para sa akin, Riri, 27 years old ay edad yan dapat nang nagsisettle na. Edad dapat yan ng babaeng alam na kung ano'y kagustuhan sa buhay. If you don't wanna marry someone, if you don't want to enter a relationship, and that's fine. May mga kababaihan naman tayo dyan na strong independent woman. O di kaya naman may mga kababaihan din dyan na ayaw ng commitment, ayaw ng anak, ayaw ng asawa. And it's totally fine. But by this time, you should do the right thing. Wise decisions and right decisions. Kasi Riri, alam mo, mahirap kapag dumating yung time at panahon na magsisisi ka na lang at wala ka ng panahon para bawiin at bumawi sa mga kasalanan mo. Riri, alam mo naman palang may karma ang ginagawa mo, pero bakit ka nag-e-enjoy? Do you enjoy the sufferings of other people? Ganun ka na ba kasama? Ganun ka na baka walang-wala? Riri, alam mo, hanggat maaga pa, o habang maaga pa, control yourself. Do something that you will be proud of yourself. Tigil-tigilan mo na ang panlalalaki mo. At ito naman ang sabi ni ba nating mga ka-winner sa ating Facebook. Mayora Iska Morena, grabe ang sender natin for tonight. Sabi ni Jen, ngayon ko lang napatunayan ng daig pa ng malindi ang maganda. Sabi naman ni Dimple, pagpatuloy mo lang yan, Riri, expert ka, diba, sa pagiging makati. Walang gamot sa makatulad mong malindi. Dead mga, nung may nakahuli sa inyo ng asawa ng kalandian mo. So, ganun ka kapal ang mukha mo. Yung pabababae ng live-in mo, hindi pa yan ang karma mo. Meron pa. At pag yun ang dumating sa'yo, sabihin mo, umuwi ka na lang kung saan ka sinilang. Sabi naman ni Caroline, pag ikaw biglang nabuntis dyan, dun mo marirealize na mali. Huwag mo na antayin. Huminto ka na, girl. At sabi naman dito ng isang kawinner natin,
Mayora iskamo rin na nahihilo ako at parang naawa ako sa kifi ni ate. Sabi yan ni Wing, hindi ba namamagayan? Sus Maria Joseph Dine. Grabe ba? Sabi naman ni Xiao, ayan, ewan ko sa iyo ate, na stress ako sa iyo, though I can't judge you kasi di naman kita kilala. Pero parang awa mo na, itigil mo na. Naawa ako sa iyo, baka kasi pagsisihan mo yan pagdating ng panahon. May ibang way to provide your financial needs. I bet you are an achiever. So I think makakahanap ka ng ibang way na wala kang ginagamit na tao. Winner. Kasama't kapiling niyo pa rin ang nag-iisang Mayora Nyo Saracho, Mayora Iska Morena. At yan ang heart story ni Riri.